Hello, Pilipinas! Kamusta po kayo? Ako po si Teacher Sheng. At welcome po kayo sa channel na ito, na kung saan ang pinag-uusapan ay mga real stories na nagbibigay ng mga real inspirations. Bago po tayo magpatuloy, ay gusto po kayong pasalamatan sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Thank you po sa inyong panonood, sa inyong pag-like, at sa inyong pag-subscribe, at ganun na din sa inyong pag-share. Dahil, as of the moment, story number 2 na po tayo. Pangalawang istorya. At dahil si Teacher Sheng ay isa ding computer teacher, si-share ko po sa inyo kung paano po umabot ng more than 10 years ang paggamit namin ng aming mga laptop. Napakadami pong naka-online class ngayon at napaka-importante na malaman natin kung paano natin maiingatan at mapapatagal ang paggamit ng ating mga computers o ng ating mga laptop. Meron po tayong dalawang laptop dito. Yung una po, ito yung pinakaunang laptop na ginamit ko. Nabili po ito sometime in 2006 or 2007. Ibig sabihin, 13 years na po ito. Ang na-encounter ko pong problema dito, yung keyboard, kinailangan ng palitan, kaya kulay white na po siya. At yung battery naman niya hindi na nagtatagal. So pag ito-turn on ko at gagamitin ko, kailangan na nakasaksak lang po siya lagi sa outlet. Pero nagagamit pa rin po siya ng maayos. Ito naman po yung pangalawang laptop. Ito po ay nabili sometime in 2011. Ibig sabihin, magte-10 years na siya. So from 2011 hanggang ngayon, ito po yung madalas kong ginagamit sa pagtuturo. Ngayon, na naka-leave po ako, ito po yung ginagamit ko sa paggawa ng mga documents, ito yung ginagamit ko ngayon sa pag-edit ng aking mga videos, at napakaganda pa rin po. Yung laptop po na ito, maayos pa ang kanyang performance. Okay pa yung screen, yung monitor niya, yung keyboard niya, napakaayos pa. Yung battery niya, okay pa. Matagal pa, more than 2 hours pa siya. Ang na-encounter kong problema dito is yung hard disk. So, nagpalit na po ako ng hard disk nito. So, mag-share po ako sa inyo ng 2 tips, dalawang bagay, kung paano po mapapatagal ang paggamit natin ng ating mga So, ano po ba yung first tip natin para tumagal ang paggamit natin ng ating mga computers? Number 1, keep our computer clean. Yes, keep our computer clean. Panatilihin po natin malinis ang ating mga computer. Ang ginagawa ko po, meron po akong isang plastic. Nandito yung cloth na panglinis ko ng aking computer at meron din po akong brush. So, every time po na gagamit ako ng computer, minsan nakakalimutan ko din. So, pag gagamit ako ng computer, ang ginagawa ko is, first, ay clean po muna natin yung ating mga computer. Okay, so for example, ito po, meron po tayong microfiber cloth. Napakalambot po dito. So, clean lang po natin siya, i-wipe natin siya sa ating keyboard, sa ating monitor. Soft lang po para matanggal yung mga alikabok. Yan. And dahil hindi naman siya nalilinis ng fiber cloth lamang, meron din po akong ginagamit na brush. So, minsan, may mga dust doon sa keyboard. Importante po ito. So, kailangan nating matanggal.
Yan. Kailangan nating tanggalin yung mga dust para hindi po siya pumasok doon sa loob. Okay. So, ito po yung napaka-basic na dapat kailangan natin gawin. Importante-importante po siya. At ang second tip po natin, simple lang din po. Keep our computer safe. Yan. Keep our computer safe. Paano po ba natin mas maiingatan? Paano po ba natin mapapanatiling safe ang ating mga computer? Importante po na gamitin natin ng tama ang ating mga computer. Una, pag open po natin ang ating laptop, kita nyo po ito, dito po sa gitna ino-open, wag po dun sa gilid para hindi siya nakanganga. So, pag nag-open po tayo, sa gitna. Okay? That's the proper way po ng pag-open po natin nung ating monitor. Ngayon po, wag po nating ihiga. Okay? Wag po nating masyadong ihiga, okay, yung ating monitor kasi ikasisira niya po yon. Ano pa ho? Yung table na pagpapatungan ng ating computer ay kailangan tibay, sturdy, and flat. Hindi po ibig sabihin laptop yung ating ginagamit ay pwede na po siya sa ating lap. Pwede na po siyang gamitin kung saan-saan. Di po. Doon po nasisira ang ating computer, ang ating especially laptop. So, kailangan pag gumagamit po tayo ng laptop, ay ipatong po natin or ilagay natin sa isang table na sadyang sturdy, matibay, hindi po siya gumagalaw. Sa pamamagitan po nun, ay naiingatan po natin yung hard disk ng ating computer at mas matagal ang kanyang buhay. Ano pa ho? Paano pa natin mapapanatiling safe ang ating computer? So for example po, ilalagay natin siya sa ating bag. Yan. I-make sure po natin, yan. I-make sure po natin na yung ating computer lamang po ang laman ng ating bag. Huwag po natin gawin na may libro na din dito, may mga damit na din dito, may kung ano-ano na rin na dito. So, mas maiingatan po natin, mas magagawa po natin safe ang ating laptop kung yun lang po yung laman ng ating bag. And make sure po, syempre, yung bag natin ay matibay. Hindi po siya agad-agad na masisira, meron din siyang foam para po mas maingatan yung ating laptop. At pag ready na po tayo na ilagay ang ating computer, ang ating laptop sa ating bag, make sure po natin na naka-turn off. Opo, huwag po nating hahayaang naka-sleep mode lang yung ating computer. Kasi ang mangyayari po, kung halimbawa medyo nasanay tayo na basta close na lang yung ating monitor, hindi na natin tin-turn off, nilalagay na natin sa ating bag. Ang possible po na mangyayari is that kung yung hard disk natin, okay, ay hindi na ganun katibay, possible po na masira yon. At ano po ang magiging cause na problem? Possible po na yung mga files natin, pag nagka-problema po yung hard disk natin, possible na hindi na natin ma-open yung ating mga files. So, iingatan po natin by turning off our computer when we want to put it in our bag. So, make sure na naka-turn off na yung ating computer. So, ibig sabihin din po, para maging safe yung ating mga computer, kapag trina-transport natin siya, kailangan naka-turn off po. So, minsan, natitempt tayo na kapag nagta-travel tayo, gusto natin i-turn on yung computer natin. That might cause a problem. So, iwasan po natin na naka-turn on yung ating mga computer, yung ating mga laptop habang nagta-travel. Kasi,
umaalog yung hard disk niya. Ngayon, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, halimbawa from this place to another place, maglalakad ka at naka-turn on yung computer mo, yung laptop mo, at hindi matibay yung hard disk mo, ang mangyayari is unti-unti nababawasan ng lifespan ang iyong computer, and then soon, hindi mo na siya matuturn on. Ibig sabihin, hindi mo na magamit yung mga files mo, hindi mo na ma-open. Paano naman po natin maiingatang safe ang ating power adapter, ang ating charger? Kung mapapansin niyo po, ito po, yan. Lagyan po natin ng loop. Yan. So kapag ready na po na tayo na i-ayos, okay, i-fix yung ating charger, lagyan po natin ng loop. Hindi po sagad na ganyan. Para po, mas tumagal din po yung buhay ng ating charger. So yun po yung dalawang bagay. Two tips na usually ginagawa po namin para mas mapatagal pa po yung paggamit ng aming mga computer. Ano po yung una? Keep our computer clean. And number two, keep our computer safe. Marami pa po na pwede nating gawin. Pero ito po yung basic namin ginagawa na effective naman po at naging matagal po yung paggamit namin ng aming mga laptop. Bilang isang computer teacher po, it's my wish na lahat po tayo na gumagamit ngayon ng ating mga laptop, ng ating mga computers, it's my wish na sana po mas maging maganda ang story natin sa ating paggamit ng mga computer. Na sana hindi lang 1 year, hindi lang 2 years, kundi pwede rin siyang aabot up to 10 years or up to more than 10 years ang story natin sa ating paggamit ng ating mga computer. Kung meron po kayong mga questions regarding po sa computer ninyo, kung meron po kayong mga problems na na-encounter at medyo nahihirapan po kayong makapunta sa technician or wala kayong mapagtanungan, you are free to leave a comment on this video and susubukan ko po by the help of my husband na meron din po siyang knowledge tungkol po sa pag-repair ng computer ay makapag-share po kami sa inyo at maka-help in our little ways kung paano po natin mapapatagal ang paggamit ng ating mga computers. Thank you po sa isa na namang story time na pinagsamahan natin. Ito po ang wish ko na sana makapag-share pa ako sa inyo ng iba pang mga story na makakatulong po sa ating buhay.